Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, January 3, 2022. Kung mapapansin nga po natin ano ang umiiral ngayon sa ating bansa, ito nga po ang ating tinatawag na amihan. At ang ating shear line ay nakaka-apekto po yan sa malaking bahagi ng Mindanao. Kung mapapansin nga po natin, ano, simula po yan sa Luzon hanggang sa may parte ng Mindanao ay umaabot nga po itong ating amihan. Makakaranas nga po tayo ng malamig na panahon hanggang sa susunod pa ng mga linggo. Sa ngayon naman po, no, wala naman po tayong inaasahan or binabantayan na anumang sama ng panahon na papasok sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon nga po, kung mapapansin natin ano, sa ating satellite image na makakaranas nga po ng mga posibleng pag-ulan, ito nga po ang lugar ng Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Central Visayas, Eastern Samar, Leyte, and Southern Leyte. At pagdating naman po dito sa mga area ng Bicol Region, ay makakaranas din po no, ng cloudy sky with light rains. Dito nga po sa may Bicol Region, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Pulillo Island, at maging dito nga po sa may parte ng Mindoro Province. Inaasahan pa rin po natin yung malamig na panahon, aabot po yan hanggang dito sa may Metro Manila. At makakaranas din po no, ng malamig na panahon dito sa may parte ng Bagyo, sa may Tugigaraw, sa may extreme northern Luzon. At asahan naman natin ano, yung pag-ulan dito nga po sa may dulong hilaga ng Palawan, sa may Balabac. Dito nga po sa may Palawan ay makakaranas tayo dyan ng bigla ang pagbuhos ng pag-ulan. At magiging maganda naman po ang lagay ng panahon ng malaking bahagi ng ating bansa. Dito naman sa ating advanced weather forecast, kung mapapansin nga po natin ano, yung malakas na bugso ng amihan ay umaabot na nga po yan hanggang dito po sa may Mindanao. At yung shear line, yun po ang nakaka-apekto sa may parte ng Eastern Visayas at sa may Leyte, Southern Leyte, at maging dito po sa may Caraga, sa may Davao, at malaking bahagi po ng Mindanao. Ngayon nga po, pagdating nga ng January 4, ganun pa rin po ang ating mararanasan. At pagdating naman ng January 5, ito nga po yung ating possible scenario, no? Na makakaranas pa rin ng pag-ulan sa may Palawan at ilang bahagi ng Mindanao. Pagdating naman po ng January 6, asahan din naman po natin ano, yung malamig na panahon, halos sa buong bansa mararanasan po natin ang malamig na panahon. Malakas pa rin po ang bugso ng amihan at pagdating ng January 7, wala pa rin naman po tayong nakikita o inaasahan anumang sama ng panahon na papasok sa ating bansa. Pagdating naman ng January 8, asahan ang mga pag-ulahan sa may Visayas at maging dito po sa may eastern section ng Bicol Region at bahagyang hihina yung ating amihan. At pagdating po ng January 9, makikita nga po natin ano, magkakaroon tayo ng mga makakapal na kaulapan sa labas na loob at labas ng ating bansa at wala pa rin po tayong inaasahan na anumang sama ng panahon na papasok sa ating bansa. At pagdating nga po ano, ng January 10, makikita rin po natin ano, na magiging maulan pa rin dito sa may parte ng eastern section ng Mindanao at ng eastern Visayas dahil pa rin po yan sa ating shear line. At pagdating ng January 11, wala pa rin tayong inaasahan na anumang sama ng panahon na papasok sa ating bansa. Kung makikita natin no, yung ating shear line na iaangat na ng bahagya dito sa may parte ng Bicol Region. At pagdating naman ng January 12, mapapansin naman po natin ano, na muli pa rin na bubugso itong amihan at makakaranas ng pag-ulan. Dito nga po yung malaking bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas,
At maging dito po sa extreme northern Luzon, ano, makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Ito nga po yung ating available data dito nga po sa ating minomonitor sa ating weather system sa loob at labas ng ating bansa. At good news nga po na makakaranas pa rin po tayo ng malamig na panahon at wala tayong inaasahan na anumang sama ng panahon na papasok sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer: please note, no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips, nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.